Swabe, welcome back to the channel kung saan tayo nagre-review ng mga supercars and insane cars dito sa ating bansa. On today's video, we have here the Ultra Lamborghini of all time. Ladies and gentlemen, it's the Lamborghini Aventador SVJ. Swabe, ano pa hinihintay natin? Let's begin! Magandang araw sa inyong lahat at mainit na araw. As of now, it's 11:30 PM. Traffic talaga. Maaga naman ako gumising pero ito talaga ang inihain sa atin na panahon. Nasa kaliwa ko nga pala ang isang Aventador SVJ. This one is very desirable sa lahat ng lineup ng Lamborghini. At kung alam nyo naman, ang una natin na review na Lamborghini is yung Aventador SV. For the first year nung nagbablog tayo, na-review ko siya and test drive. I-check nyo na lang, nandyan yung link below. And natakot ako dahil single clutch ito. I have no idea when it comes sa mga transmission before, pero ngayon naintindihan ko na dahil ang isang Lamborghini, hindi naman to ginawa pang everyday use talaga. It has to be meron kang pang-komportableng kotse. Then pag gusto mong smasher, truck-oriented na beast, go get this Lamborghini. Ang ipinagmamalaki nito ay yung kanyang V12. Predecessor nga pala ng SVJ, ang SV Super Veloce Jota, meaning to say, ito yung pinakel ng kanilang mga super fast na lineup sa kanilang Lamborghini. Pero 0 to 100, pares lang naman sila na 2.8 seconds and V12 machine. Anyway, this one is the fastest sa Nürburgring dati. Pero ngayon, medyo updated na. Nandun yung GT2 RS with the Manti Performance Kit ang tumalo. Kasi ito, 6 minutes 44 seconds 37.37. Yung GT2 RS nasa 6:43 na. So ibig sabihin mga less than 1 second ang pinagkaiba nila. Still, this one has the best handling sa lahat ng lineup rin ng mga supercar. So alamin natin ang design and details, pero syempre i-drive rin natin to. Wish ko lang. Hindi, details and design lang tayo. Interior features and even the exhaust, yung V12 engine, i-check rin natin. Yun ang ipapakita ko sa inyo. Anyway, pag gusto mo makita lahat ng review ng Lamborghini natin and lahat ng mga expensive na sasakyan, tama ka, mag-subscribe ka lang kaswabe at gagawin natin lahat yan. Okay, here we go kaswabe. Kamay ko muna ang magsasalita. Because wala ang ating cameraman, mano-mano muna tayo. This one is the SVJ. That one is the SV. Ano ang mas mahal? Of course, ito. Siyempre, mas latest rin ito. Actually, kasing bilis nga pala nito ang 0 to 100 ng isang Lamborghini Veneno. Yung Veneno, nakita ko yan sa Italy, pero hindi ko nasakyan. Hurakan lang ang nasakyan ko. Ang pinagkaiba nila, of course, going here sa front fascia, you have a slotted vents sa kanyang nguso. Wherein doon sa Aventador SV, napaka-plain. Ginawa niyang basic ang isang Aventador SV. Pero alam naman natin na napaka-rare makita ng mga Lamborghini dito rin sa Pilipinas. As SVJ, nagkaroon siya ng mga extensive use ng carbon fiber. Doon, meron naman mga carbon fiber pero iilan-ilan lang ang mga sprinkle and dry carbon fiber dito sa ating Aventador SV. Wherein dito sa SVJ ay napakaraming wet carbon fiber. You have those grills and eto, meron kang side moldings ng iyong splitter. Little wing there compared doon na simple lang. You have a flat black doon sa kanyang front apron wherein dito. Ayan o, ang lupit, di ba? You have ALA, which is Aerodynamica Lamborghini Attiva, meaning Active Aerodynamics. Siyempre, may mga flaps dyan. Gumagalaw lahat yan, kaswabe, buhay yan. Para saan yan? Sa kanyang downforce, sa cornering, para mas maging slippery at madulas para ma-achieve niya yung pagiging fastest lap sa Nürburgring. Pero again, updated na GT2 RS ang bago ngayon. So you will see the nose, yung pagkakakonstruct lahat dito. The lights is LED, letter Y, tapos cluster ng turn signal lights natin, which is same rin naman doon sa SV. You have this front boot rin doon. Dito, wet carbon fiber, doon naman ay dry carbon fiber. Going here sa side panel, this is your side profile wherein you have 20-inch na rims doon, 21. Ang sukat dito ay 255-30-20 with a Pirelli P0
using aluminum double wishbone sa kanyang suspension. You have central locking para pag nasa truck ka, mabilis tanggalin. You have 6 pistons brake calipers and ventilated ceramic rotor brakes na napakalaki. Pwedeng paglagyan ng buffet. Alright. Very huge. Difference is the side splitters. Meron ka rito, dito, wala. You can see, ayun o, di ba? Nakikita mo yung mga side air intakes natin? Gusto mong makita kung ganong sukat niyan? Eto kaswabe sa Aventador SV. Sakop, di ba? Dito, itry natin. Boom! Kinulang ang aking kamay. Oh, hexagon shapes. Hexagon din. With a Piatos looking gas cap, tapos carbon fiber dito na wet, doon ay hindi. Dry carbon fiber. Tsaka magkaiba sila ng wheel style. Again, babalik tayo rito. This is, ayan, medyo mabait pa yung style ng wheels na multi-spoke. Eh. Pero eto, ayan o, why yung style niya. When it comes sa iyong side mirrors, you have carbon fiber, flat black lang. Even the door panel dito, kung makikita mo, mga carbon fiber. Same lang ng molding sa kanyang bubuan. Then you have compartment here, which is functional siya lahat. Pansinin natin, meron siyang Italian flag. Dito, wala. Pero eto, ang kapal nito, alam mo kung bakit kaswabe? This is 355mm, 21-inch. Okay, pero hindi natin maintindihan, no? Pag ginagamit yung 21-inch, it's by inches. Pero yung thickness, millimeters ang ginagamit nila. Yan. So, going here, syempre, nandito yung engine natin. Napaka-aggressive ng style. Rib ng tao na yung skeletal system. Parang ganun yung style. That's the V12. Nakahiga dyan. Yung firing order nga pala. Papakita natin ng kanyang mga pistons. Wet carbon fiber wing. Ang technology niyan kaswabe. The aeros pupunta rito, dudulas, papunta rito. Pagpasok dyan kaswabe. Tingnan mo to, ah. ALA. Active aerodynamics. You have a slotting dito sa ilalim. Para saan yan? Pag ko-order siya, parang eroplano na technology. Pag kumaliwa, kumanan, meron iba, paangat yung hangin. Yung iba naman, pa-downforce. So, greater downforce ang kailangan ng ating SVJ pag kinukuha niya yung most capable when it comes nga pala sa pagiging fastest niya. Ito, it's all open. Unlike here sa Aventador SV, it's glass. Kakorte nito yung mga F-22 Raptor or Stealth Bomber. Doon kasi mana ang isang Aventador. Dito, pagkaiba sila ng style. Oh, nagsalit-salita na ako. SV? Look at the decal here. SVJ. Mas basang-basa dito, no, compared dito kaswabe. Going here, sa rear. Ito, pakita ko muna sa inyo. Ah. This is the rear of the Aventador SV. I am not liking the quad exhaust on central. Tsaka, ang pangit pa ng style niyo. Parang luma. Alam mo yung nasa, ano, napabayaan ng mga tailpipe sa garahe. Parang ganun yung itsura niya. Pero pagdating dito, ito yung kung ano yung napag-aralan nila sa Huracan Performante. Ito yung inilagay nila rito. You have titanium tips. Yan. Okay lang naman. Dual siya, pero mas maporma ito. Then you have those rear diffuser. Then meron kang mga rear radiator dito. Tail lights, pakita na lang natin. Kas camera. Ayan yon. Look at those V12 beauty. Meron din tayo rito. Ferrari. Marami na rin tayo na review na Ferrari. Check mo na lang, lalong lalo na yung 488 Pista. Ano ba to? Hindi ko nakikita yung mukha. Teka, pakita na natin para sigurado. 488 GTB. Ay, hindi. F8 Tributo, sorry. May naging review rin tayo niyang F8 Tributo, okay? Pwede na ako mag-shower at pawis-pawis na ako. Ayan yun. Tapos yung exhaust, parinig ko na sa inyo.
sa kaswabe natin na nagbigay ng ating shirt. Inside the ribcage of this Lamborghini Aventador SVJ is a V12 naturally aspirated engine that gives 770 horsepower and 720 Nm of torque. Ang doon sa SV naman ay 740 horsepower lang, wherein ang 0-100 nito ay 2.8 seconds, same rin ng isang Lamborghini Veneno. That one is the ultra most aggressive Lamborghini, pero phase out na yun at pinalitan na siya ng centenario. This is a 7-speed transmission, single clutch, all-wheel drive pala. Then rear wheel, meron tayong rear wheel steering, wherein ito ang haba-haba ng SVJ, pero pag nagkaroon siya ng turning radius, akala mo pang mga compact car. Top speed ay 350 kilometers per hour. Ang 1/4 mile is 10.3 seconds. And the weight is around 3,430 pounds. To open the ribcage of this Lamborghini SVJ on both sides, ang gagawin mo, matrabaho nga lang, unlike the Aventador na isang angatan lang. Ito is kailangan mo i-click ito. Disusi ito kaswabe ha, pero nasusi na to. Gaganonin mo, tas aangat. Tapos ito rin, gaganonin mo. Pindutin mo, tapos itayo mo. Tapos sabay kailangan on both sides. It's a dream come true kaswabe na dati-rate, ang sabi ko lang, basta makapag-review lang tayo ng Lamborghini. Kahit ano pa yan, I don't care. Pero ngayon, nasa SVJ na tayo. Ang kulang na lang is imaneho natin. Sana may kaswabe tayo na magpapahiram para ma-test drive natin. Please, Lodi, Ma'am Angie Medking, ikaw na lang po ang inaantay ko. Sabi mo kung kailan ka na lang ready. Thank you so much. Mga kaswabe, please comment down below pag gusto nyo na reviewin natin ang SVJ ni Ma'am Angie. It's a big blessing for us. Maraming salamat. Nais ko rin pasalamatan ang Air Spencer Philippines dahil tayo ang ambassador and endorser ng Air Spencer na contract signing na. Sana tangkilikin nyo. Available nationwide yan kaswabe, pero pwede mo siyang puntahan sa store namin sa S5S Auto Hub. We're in. Gumagawa rin kami ng premium foil. Maraming nagtatanong sa akin anong unang forma. Pwede natin i-foil yung sasakyan mo para medyo mas bago naman yung itsura. And please get some merch para mas matulungan nyo ako sa horsepower ng ating channel. Una sa lahat kaswabe, eto yun. Punong-puno ito ng Alcantara. It's so amazing here. Unlike the Aventador SV na iilan lang yung mga platelets ng Alcantara. Dashboard dito. Ayan o. Ay, carbon fiber style lang pala ito. Alcantara with those X na buka siyang red metal stitching. Ganun ang itsura niya. Etong center dash natin or center tunnel is Alcantara with red pinstripes. Dito, leather nga pala ang roof, hindi siya Alcantara. Ito, Alcantara vanity mirror with no vanity lights is Alcantara. Passenger A pillar is Alcantara. Dito, lahat, even sa likod, Alcantara kaswabe. Oh my God, parang Alcantara ito na nilagyan ng sasakyan. Hindi siya yung sasakyan na nilagyan ng Alcantara. Your very gorgeous steering wheel. Alcantara, and interior niya merong mga stitching ng kulay pula. You have a sporty red marker sa center para sa peripheral vision when you're doing your highway driving or cornering driving. You have a red loop here para pag-attacking mo yung sasakyan, isasara mo. Coming from our scissor doors, door panel are all wet carbon fiber. Para buksan mo dito sa interior, lower sill, yung pag-open ng ating doors. Ang seats, these are ultra seats. All of it coming from the headrest sa likod, sa puwitan, Alcantara lahat. Meron kang Y na panel ng leather. Then you have SVJ embroidery sa bolsters. Ayan o. Ang nakaka-amaze sa kanyang bolsters, talagang mamahalin ka nito kasi kahit anong liko mo, kahit saan ka pumunta, yayakapin ka niya. Sumunod sa mga hita natin, maganda rin yung settings ng mga tie bolsters para mas lalong sumikip. I-squeeze in ka niya. Yung visibility, halos konti lang and very tiny. And worst case, pag galing ka sa isang regular car, medyo maninibago ka talaga rito kasi maraming blind spotting. Even dito, banda sa side mirrors natin, may makapal na panel ng Alcantara, wherein you will see that 1 out of 900 worldwide
is the SVJ, kaya we are so blessed. Again, RDY, maraming salamat. Kung galing ako sa Camaro, I can do this all day, pero pag ikaw, maninibago ka talaga. Lalong-lalo na yung rear view natin, saradong-sarado. You can see those mechanical components ng ating V12 engine. You have no storage dito, Kaswabe. Zero. Walang glove box. Wala ka man lang lalagyanan ng phone dito. May mga paddings lang ng Alcantara and mga ATM or mga cards sa likod. Meron kang cargo net, pero yun lang. Ang malalagay mo lang rito, parang mga kasing kapal lang ng 1 inch kasi baka maputol ito. You have front boot, kaso maliit lang rin. Magdala ka na lang ng bag, ilagay mo yung mga gamit mo doon. Kasi syempre, pag gumagawa ka ng performance, gusto mo bang merong aalog-alog or may mga squeaking sounds? Di ba pag nasa performance mode ka, gusto mo suwabe ang lahat, tahimik. Kasi nakaka-distract yun. It's very abnormal dito sa loob, lahat kakaiba. Pang Lamborghini talaga. Yung vents, napaka-normal. Ang vents na to, matatagpuan mo parang sa mga Vios or Mirage. Hindi ko lang alam, pero yung value, pang-normal lang talaga siya. Naman, steering wheel, of course, you have the shift paddles, both left and right. Ang gearbox para paandarin natin or i-accelerate ang ating SVJ, kailangan mo lang i-pull ang upshift para mag-drive. Pero pag i-neutral mo, kailangan sabay mo silang pipitikin. Para mag-reverse ka naman, make sure na naka-neutral ka. Pag pinitik mo yung dalawa, nandito yung reverse button, e-brake. Pag manual, nasa kanan na side naman. Kung makikita mo, very futuristic ang ating gauge cluster. It's a video-like Gran Turismo. Ganun yung style niya. May image ng SVJ. Kaso ang nagkamali lang rito, pang pinto ito ng mga urakan. Wherein ang SVJ natin, scissor doors, pero normal looking ang mga pinto doon na reddish. Yung ALA system, pwede mong makita rito kaswabe. 7-speed automatic. Tapos yung RPM up to 10,000 RPM. Oh my God, this is monster, kaswabe. The G-Force is in the left side. And hindi ko na masyadong kakalikutin ito. Ngayon, meron na rin ito, kaswabe, na hydraulic lifter. Kung gaano ka-advance ang iyong gauge cluster, dito naman sa infotainment system is ganun ka-opposite. Medyo old school na ang infotainment. It is not a touchscreen monitor. Ang mga pag-select mo ay meron kang switch dito. Kung mapapansin mo, inverted nga pala. Pag pinres ko, pag tinwis ko pa kanan, ang i-expect mo bababa siya pero aangat. Baliktad. Pag kinaliwa mo naman, bababa naman siya. Ayan ang mga pangyayari dito. To change the drive modes naman kaswabe, sa Huracan, nandito sa baba ng steering wheel, doon sa Aventador SV, silipin na lang natin, nakalimutan ko, pero pwede natin i-check yon. Pero dito, Strada, Sport, and Corsa. Yung Corsa, meaning to say, yan yung pang supercar experience or supercar performance na. So kaswabe, ito yung POV pag driver ka. Of course, the door panel again, open and close dito. Tapos yan, yung pag sa side mirrors, yung functionalities. And senso num. Hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin nito. Sa speaker ba yan? Ayan ang speaker ng ating SVJ. Then dashboard, wet carbon fiber here. Na-review na natin yan. Lights. We have LED lights. Volume. Maliit lang yung manibela. Perfect na perfect para sa ultra performance. Scroll. Then mode para sa radio. Again, the gauge cluster. Ito, ang laking bulk. Yung lalagyan pala, nandito sa side, pang cellphone lang. And the seat. That's it. Blind spot. Yan. Kaswabe, thank you so much for tuning in. Don't worry, next time, makakapag-drive rin tayo nito, even the Lamborghini Urus. Tapos yung susunod na i-vlog natin ay yung McLaren 620R. Kaya huwag mo papalagpasin. Manatili ka lang rito dahil marami pa ako sa inyo ipapa-experience, kaswabe. Get some merch. Maraming salamat. Please watch yung mga Lamborghini natin na playlist ng supercar. Ito naman yung performante. This one is the Huracan and this one is the Gallardo. Kaswabe, God bless sa'yo. More power and more performance.